Hey mga bros, mga bros, anyari sa SMB? Game fixing nga ba ito? So ito na nga, bakbakang Terra Firma G versus San Miguel Beerman. So mga kabrods, number 1 ng SMB dito versus number 8 na Terra Firma G. At isa pa dito, twice to beat advantage ng SMB. So alam ng karamihan na yamado na talaga ang SMB dito sa game 1 ng playoffs. Dahil isang panalo lang, advance na sila. Pag nanalo naman ng Terra Firma Jeep, mafo-force nila ito sa do or die game. So ito na nga, first quarter, napakadikit talaga ng labanan dito mga kabrods. Sabi nga nila, parang hindi Terra Firma Jeep ito pong kalaban ng SMB. Dahil after ng first quarter, lamang pa dito ang Jeep 27-26. Dahil nga ito pong sina Chong Son at Stephen Holt. Talagang napapakamot ang ulo ng SMB players dito sa kanila. Tapos mga bro, second quarter naman, napakadikit pa rin ng labanan. Biruin nyo ang SMB na humahabol sa Terra Firma Jeep. So sabi nga nila, nagbago na talaga ang Jeep. So hindi na ito yung parang pag sinabi mong Jeep ang kalaban, matik na. So hindi ngayon talaga mga kabrozel, iba na. 54-49 after po ng second quarter ng ating first half. So after first half pa, iba rin. Ito pong sina Chong Son, Stephen Holt at Isaac Go sa SMB naman. Medyo hirap din ito. Mga shooters ng SMB. So talagang kakaiba ang depensa dito ng Terra Firma Jeep sa third quarter mga broads. Ganun pa rin. SMB talagang nagahabol dito dahil grabe rin pumutok. Ito pong sina Chong Son and Isaac Go. Hanggang dito na nga mga broads. Nadali na ng Terra Firma Jeep ang SMB at na-force nila ito sa do or die game. Ang ating final score 106-94. So panalo ang Terra Firma Jeep. Sabi nga nila, ano nangyari sa SMB? Para sa akin mga broads, hindi po ito game fixing. Kung makikita nyo kasi sa lineup ng Terra Firma Jeep, ang ganda ng flow ng lineup nila ngayon. Meron silang shooters like Chong Son. Magandang kanilang first pick na ito pong si Stephen Holt. Talagang kita ko sa kanyang body language na gustong gusto niya manalo mga broads. Sa SMB, medyo hirap talaga sila, lalong lalo na sa mga shooters. And sa big man like Junmar Fardo, hirap din ito kahit papano. So syempre ang ating mga scores, ito pong si Junmar Fardo, naka 21 points. Hindi tayo sanay sa mga ganyang skora ni Junmar pag playoffs na. Si J. Perez naman, 20 points. Medyo na depensahan din nila na kahit papano. Ito pong si Perez, Jericho Cruz na parang missing. Ito pong laruan ni Cruz dito po sa playoffs, naka 11 points lang. Grabe rin kasi ang depensa sa kanya. Lassiter, 10 points. Romeo, 9 points. Medyo maalat si Romeo. Tautua, 8 points. Chris Ross, 5 points mga broads. So kulang din sa mga production ng numero ito pong mga bench players ng SMB at sa mga role players doon. Terra Firma naman, Chong Son, ito talaga mga broads ang nagpanalo sa Terra Firma. Grabe rin yung mga clutch shot. Ito po ni Wami Chong Son, grabe rin kung mag-tres ito, naka 29 big points. Ito pong si Wami Chong Son, Stephen Holt, 25 points ang kanilang first pick na rookie mga broads. Isaac Go, 22 points. Grabe rin itong si Go, nakikipaglabanan din sa depensa kay Junmar Fardo, kaya hirap din si Junmar. At grabe rin yung kanyang 3-point shooting. Juan Gomez de Leano, 15 points, isa rin ito. Andres Cahilig, 6 points. Ramos, 4 points. So first win ito ng Terra Firma Jeep sa playoffs sa buong franchise history nila. So biruin nyo yan, sa SMB pa nila yan ginawa dahil ibang-iba na rin kasi ang lineup nila. In-interview nga si CJ Perez, siya rin nagsabi noon na ito pong Terra Firma Jeep, pag narinig mo ito, sabi nila matik na, pero ngayon iba na sila. So napakalaking upset na ito sa SMB pag natalo pa sila sa do or die game mga bros, dahil sila naman kasi ang number 1, number 8 lang, ito pong Terra Firma. So dito na ba magbabago ang PBA or wag naman sana lang i-trade yung mga magagaling na players ng Terra Firma Jeep? Kaya sino kayo mga broads, sa Terra Firma ba kayo o sa SMB sa do or die game ng ating quarter final series mga kabroads? So dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga broads. Ito pong Barangay Nabra San Miguel, bakbaka naman nila. Ito pong Magnolia Hotshot sa ating quarter finals. Medyo di rin ganun kaganda ito pong labanan na ito dahil blowout game nga ang nangyari dito. Isa-isayin muna natin bawat quarters. First quarter, 28-17 lamang nga dito ang Barangay Nabra San Miguel. At isa pa dito, sila nga may twice a week advantage. Number 2 ang Ginebra, number 7 naman ang Magnolia Hotshot. Isang panalo lang jeans, wala na talaga or malalaglag na ang mga manok. So ito na nga, sa second quarter naman,
52-36 mga brods. Grabe rin kasi ito pong si Sister Maverick Amici and Japet Aguilar din. So while dito sa Magnolia, wala masyadong natulong kay Mark Baroka mga brods. Sa Abueva, sanggalang Trotter Junicio. Lalong-lalo na si Paul Lee, wala rin mga brods. Tapos halalon 0 points pa. Third quarter mga brods, 80-58. Grabe ang kalamangan ng Hinebra dito. Hanggang dito na sa fourth quarter, dito na nila natalo ang Magnolia Hotshots. Ang ating score, 99-77. Grabe, kadikit diba mga kabrods? Dito sa Magnolia, Mark Baroka 19 points lang. Aris Junicio 10 points, hanggang 8 points. Trotter 8 points. Abueva 8 points. Mendoza 7 points. Poli 6 points. And halalon 0 points dahil may ininda nga rin ito. Sayang nga lang dahil si Poli lagi ang inasa nila pero laging nawawala sa playoffs. Sa Hinebra naman, highest career ito ni Christian Stonehard yung mga brods. Naka 36 big points. Ito pong si Sisten. Karin ang ating tinanghal best player dyan. Maverick Amhisi, 16 points. Japet Aguilar, 12 points. Thompson, 11 points. Rabko, 11 points. Sama na natin si Pringle na naka 6 points. So congrats sa Hinebra. Advance na sila sa semifinals at akang nila makakatapat sa best of 7 series ang Meralco Bolts. Pero mga brods, may nakita rin tayo dito. Dito po kay The Beast, Calvin Abueva. Dito po kasi ay talagang tinapal ni Calvin. Ito pong si Scotty Thompson. Medyo close talaga ang call. Di rin natin alam kung talagang bola ba yon. Pero kung makikita nyo rin naman, parang bola talaga. Ito pong si Calvin Abueva na bilangkahan. Ito pong si Scotty Thompson. Pero mga kabrods, tinawagan nga ng foul. Ito pong si The Beast, Calvin Abueva, kaya nga dito na nagmaktol. Ito pong si The Beast Calvin Abueva at ito, nagsisigaw na nga ito ng Hinebra chant. And yun nga, credits din dito kay Mr. Powcast Sports dahil sa kanya rin ang video na ito. At ito na nga mga brods, pakinggan nyo ang pag-cheer ni Abueva sa Hinebra. So yun nga mano mga brods, sa tingin nyo ba, ito pong pag-cheer ni Calvin Abueva, ito na ba yung sign na malilipat ito sa Barangay Hinebra San Miguel? Dahil syempre, sabi nga nila, once na i-cheer mo itong Hinebra, ay talaga mapapahinebra ka talaga. Pero ito pong si Abueva, sabi nga nila, inaasar lang naman niya ang mga Hinebra fans dahil yun nga sa mga bad calls ng referees. Pero para sa akin mga brods, para namang inasara lang din ni Abueva ito pong mga Barangay Hinebra fans. Pero sa tingin nyo, baka may deep meaning rin yung mga ginagawa na ito ni Abueva. Dahil imbis na magmaktol ng ananakit or kahit anong pangaasar, chineer niya ang Barangay Hinebra San Miguel. Maalay natin na isa ang isa sa mga ililipat ng Hinebra. May mga nakikita rin mga tayo na mga reports din sa mga Facebook page na ito pong si Calvin ay isa rin ito sa mga gustong i-trade sa SMC Group. Well, hindi ito dadalhin sa mga independent teams kung saan magkakaroon ng 3-team trade. Ito pong mga SMC teams plus ang independent team na gusto nilang isama or involve sa 3-team trade. So malay natin mga brod. So ito pong si Abueva. Malaki rin naman ang naitutulong na ito. Kaso nga lang sa Magnolia, kailangan pa niyang i-improve ang kanyang sarili. Nandun na yung hassle. Nandun na yung depensa. Sabi nga nila, defense wins championship. Pero yung scoring ni The Beast, medyo yun pa rin. Medyo kailangan pa rin niyang ma-improve yung kanyang attitude. Kailangan ma-control niya yan. At yun lang mga brods. Dahil magaling naman na ito pong si Abueva, scoring lang talaga at ang kanyang temper ang kailangan lang niyang kontrolin mga brods at i-improve. So kapag yan ay na-improve na ni Abueva, baka dito na nga talaga automatic na tong ililipat sa Barangay Hinebra San Miguel, lalong-lalo na gusto rin niya pala na mag-cheer sa Hinebra. Kaya komento mo lang po yung mo dito mga brods at iisa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our related highlight yun lang. I'm out.